Bili din talaga ako sa'yo, no? May ibang lalaki ka na namang nabingwit dito. Kulang na lang ay mapalundag sa gulat si Meredith dahil sa boses na yon at sa mga salitang binitawan nito. Kasalukuyan siya naglalakad papunta sa park para puntahan si Nanoa at Jonah. Naunang mga ito doon dahil binalikan niyang cellphone sa hotel room nila ni Jonah. Balak niyang i-video call ang mga magulang nang mapansin niyang wala sa kanyang wrist bag ang kanyang telepono. Hindi kaagad siya humarap bagkus ay tinimbang ang nararamdaman. Hindi man niya ito nakikita ay sigurado siya kung sino ito. Kaagad na puno ng galit ang kanyang puso. Ramdam niya kasi ang sarkasmo sa tinig nito kaya sumasama ang loob niya. Wala itong karapatang pagsalitaan siya ng ganun, lalo't matagal na panahon na silang walang pakialamanan. Huminto siya pero hindi nag-abalang lumingon. Baka kasi makita niya pati ang mga mata nito ay nanguuyang ay mas lalo lang siyang mainis. Siya lamang ang tao sa bandang iyon kaya alam niyang walang ibang pinatutungkulan nito kung hindi siya. Pigil niyang galit, wala sa loob na naikuyom niyang kamao pero nagpasya siyang hindi ito patulan. Walang mangyayari sa kanya kung patuloy siyang papaapekto. Isa pa'y pinangako niya sa sariling makita niya man ito ay hindi na niya ito papansinin. Muli siyang humakbang para ipagpatuloy ang paglakad pero hindi pa rin ito tumigil. Wala kang pinagkaiba sa kakambal mo. Wala kang pinagkaiba sa kakambal mo. Mariing sabi nito kaya hindi na niya nagawa pang magpigil. Humarap siya rito kahit pa alam niyang puno ng galit ang kanyang mukha na halatang ikinagulat ni Armando. Halatang natigilan ito't sandaling napatulala sa kanya. Ano bang pinuputok ng butyo mo, Mayor Armando? Last time na nagkita tayo, ang natatandaan ko'y pinagtabuyan mo ko, hindi ba? So bakit nakukuha mo pang gumanyan ngayon? Ang tapang naman yata masyado ng apog mo. Besides, hindi mo ko asawa para ikumpara mo ko sa kakambal kung matagal nang wala. Kaya please lang, tigilan mo ng kakauyam sa kanya. Patahimikin mo na yung tao kung saan mo siya naruroon. Have a good day, Mayor. Hahakbang na sana siya palayo na biglang sumulpot si Lorna kaagad ay kumapit sa braso ni Armando. Hi! Maarteng sabi nito na gusto magpatirik ng kanyang mga mata. Ewan niya pero kahit hindi siya nito inaan ay mainit talagang dugo niya sa konsehala. Okay ka na? Malambing nitong tanong kay Lorna. Ang galit nito sa mukha kanina biglang nawala nang makita ang babae. Kahit tamis pa ng ngiti nito ngayon habang tila akit na akit sa babaeng kaharap. Yeah, let's go? Ani Lorna na bahagya lang siyang sinulyapan. Pero hindi nakaligtas sa paningin niyang matalim nitong mga mata. Sure, ani naman ni Armando. Humakbang na mga ito para iwan siyang mukhang tanga doon habang nakamasid sa mga ito papalayo. Nagningit-ngit man ay wala naman siyang magawa, hindi sa ano paman, pero naiinis lang siya dahil pakaramdam niya ay nagmukha na naman siyang tanga sa harap nito. Baby, nagulat siya sa presensya ni Noah na ngayon ay kumakaway sa kanya. Kasabay nito si Jonah at pagpunta na ngayon sa may gawin nila. Napangiti siya nang marinig kung ano tinawag nito sa kanya. Nawala kaagad ang inis niya. At least ngayon ay hindi na siya mukhang tanga sa mata ni Armando. Kung kaya nitong pamukhaan siya ay ganun din ang kanyang gagawin. Sinalubong niya mga ito. Maluwang ang ngiti na nilampasan niya ang halatang natigilang alkalde. Nang makalapit sa kanya inakbayan siya kaagad ni Noah. Samantalang siya iniyakap ang braso sa bewang ng binata. Nagkatinginan naman sila ni Jonah. Alam niyang alam nito kung anong kanyang ginagawa. Saved by the bell ito kung kailan kailangan niya ng tulong. Tamang-tamang pagdating nito. You mean, ex mo palang mayor na yon? Gulat si Noah nang sabihin nila dito ni Jonah ang tungkol kay Armando. Nagtanong kasi ito kung sinong kausap niya kanina at si Jonah ang sumagot. Kaya wala siyang choice kung hindi ang sabihin dito ang totoo. Nahiya pa nga siya dahil nagets kagad ng binata na gusto lang niyang pamukhaan si Armando. Kaya naging sweet siya rito kanina. Well, parang ganun na nga. Walang ganan niyang sabi, wala man kasi silang formal relationship noon ni Armando. Nagawa man niyang ibigay ditong sarili at parang ganun na rin pero totally ay hindi sila nagkaunawaan na silang dalawa na. What happened between the two of you? Kuryosong tanong ni Noah pagkuhan. Natigilan siya at hindi nakasagot. Nakatingin sila ni Jonah. Sa huli itong sumagot para sa kanya. Edi ayon, nagalit kay Meredith at pinagtaboy ng kaibigan ko kahit hindi pa niya alam ang dahilan kung bakit. Yun pala may ibang babaeng umaaligid kaya nagagalit-galitan, nakangusong sabi ni Jonah.
Gumawa ng sariling dahilan para makawala kay Meredith. Pwede naman niya sabihin ayaw niya na, hindi ba? Dapat dinerecho na lang niyang kaibigan ko. After all, may karapatan naman siyang malamang wala na palang balak si Armandong ipagpatuloy kung anong meron sila. What? Is that true? Puno ng pagmamalasakit ang tingin ni Noah. Wala sa loob na tumango siya at kitang-kita niyang awa nito para sa kanya dahil sa nalaman. Saglit itong natigilan, parang may gusto itong sabihin na hindi niya maintindihan. Ilang sandali pa ang lumipas ay hindi na rin ito nagsasalita. Kaya kanina na-save mo si Meredith, Noah. Kung hindi tayo dumating, siguradong mukhang tanga na naman siya dahil sa walang kwentang Armando na yun, himutok ni Jonah. Tinitigan siya ni Noah. Hindi niya mabasa kung anong nakapaloob sa gwapong mukha nito. Pero nagulat siya nang maya-maya hinawakan itong dalawang palad niya. I'm here, okay? You can count on me, Meredith. Hindi mo deserve na tratuhin ka ng ganun ng isang lalaki. Seryoso nitong sabi habang hindi kumukurap. Tipid siyang napangiti. Ramdam niya taos sa puso ni Noah ang sinabi. Hindi niya maintindihan pero wala pang isang linggo niya itong kilala ay parang napakalapit na nito sa kanyang puso. Nararamdaman niyang sincero ito sa lahat ng sinasabi sa kanya at hindi lang siya basta binubola. Thanks, Noah. Ganting tugon niya sa binata. Nang sumapit ang gabi ay inimbitahan siyang mag-dinner ni Noah. Sa fine dining ng hotel sila kumain. May ilang pareha ding naroon kasabay nila. May tumutugtog ng orkestra at pwedeng mag-request ng music, depende sa gusto ng mga guest. Nang matapos silang kumain ay lumapit ito sa banda at alam niyang nag-request ito ng kanta. Maya-maya pa'y pumainlan lang ng isang sweet music. Nang makabalik ito sa table ay nilahad ang isang palad sa kanya at inimbitahan siyang sumayaw. Wala naman siyang nakikitang masama kaya pinaunlakan niya si Noah. Ibinigay niyang palad dito at mabini siya nitong hinila sa bulwagan. Pagdating doon inilagay nitong mga kamay niya sa balikat nito at ang mga kamay naman ito'y humapit sa kanyang bewang. Hindi niya maintindihan ang sarili pero gusto niyang paglalapit nilang iyon ng binata. Hindi kagaya noon kay Jason na kapag niyayaya siyang sumayaw ng ganito'y bored na bored siya. Samantalang taon na niyang kilala noon si Jason. Si Noah ngayon ay wala pang isang linggo kaya naman hindi niya mapigilang magtaka sa sarili. Nagsimulang gumalaw si Noah. Magaling itong sumayaw at kayang-kaya siyang dalhin bilang kapareha. Magaan ang katawan nito at kahit sino sigurong kasayaw ay matututo kahit paparehong kaliwang pa ang kagaya niya. Nandito rin ang ex mong walang kwenta, watching both of us while dancing. Anito na ikinagulat niya. Sandali siya natahimik para isipin mabuting sinabi ng binata. Hindi kasi niya nakita si Armando kanina. Gayon man hindi siya luminga, ayaw niya makita ito dahil baka masira lamang ang gabi niya. Baka sa halip na magandang mood niya ay kumulo na naman ang kanyang dugo, kagaya ng naramdaman niya kanina. Maya-may naramdaman niyang mas lalo siyang hinapit ni Noah sa bewang. Ang mga kamay niyang nasa balikat nito ay wala sa loob na lumipat ngayon sa malapad na dibdib ng binata. Ilang segundo pa ang lumipas ay nilapit na nito ng hustong mukha sa mukha niya. I like you, Meredith. Alam ko masyado mabilis pero yun ang nararamdaman ko. Hindi na ito part ng pagtulong ko sa'yo para ipakita mo sa ex mo na hindi lang siyang masaya ngayon. Kung hindi yun talagang nararamdaman ko, Meredith, gusto kong mas makilala ka pa. Sana pagbigyan mo ko. Sabi nito na bagaman ikinagulat niya ay hindi naman niya magawang magalit. Parang may bahagi pa nga ng puso niya ang kinilig. Napalunok siya at napatitig sa mga mata nito. Sa sarili ay gusto rin niya makilala pa ng lubusan si Noah. Sa tingin niya ay ito ang makakatulong sa kanya para limutin ang masakit na karanasan kay Armando. Sukat sa isipin yon ay bigla na naman niyang naalalang sinabi nito sa kanya kanina na nakabingwit na naman daw siya ng lalaki na wala siyang ipinagkaiba kay Melanie. Hindi niya maintindihan kung bakit nito sinasabi yon. Kung saan ang gagaling ang mga paratang nito sa kanya kaya ganun ito kumagsalita. Piniling niya ang ulo. Hindi dapat kung ano-anong iniisip niya dahil masisira lamang ang kanyang gabi. Isa pa'y pinangako niya sa sariling persona noong grata na si Armando ngayon sa kanya na wala na siyang pakialam dito kahit pa anong mangyari. Gusto rin kitang makilala ng mabuti, Noah. Aniya maya-maya. Mabilis na umaliwalas ang mukha nito dahil sa kanyang sinabi. Kahit hindi ganong kaliwanag sa kinaroroonan nila ay hindi pa rin nakaligtas sa kanyang paningin ang reaksyon ni Noah
na ani mo ay nanalo sa loto dahil sa sinabi niya. Lumuwang ang itinit at nalaki ang mga mata. Napalakas ang boses nito dahil sa excitement. Ilang parehang napatingin sa kanila, bigla tuloy siyang nahiya. Sa pag-ikot ng kanyang paningin ay nahagip ng kanyang mata si Armando na nakaupo sa hindi kalayuan. Nang mga sandaling iyon ay mag-isa ito at walang kasama. At tama si Noah, diretso ang tingin nito sa may gawin nila. Matapos nilang kumain ay nagpaalam siya kay Noah para magpunta sa restroom. Nag-insist ito na samahan siya pero sinabi niyang kaya na niya mag-isa kaya hintayin na lamang siya nito sa may table nila. Sigurado ka ba? Maginoong tanong pa nito nang alalayan siya makatayo sa upuan niya. Ngumiti siya. Naisip niyang na magsabog yata ang Diyos ng pagkamaginoo ay sinalo yatang lahat ni Noah ang biyayang yun. Minsan ay palaisipan sa kanya kung nagagalit ba ito dahil palagi itong mahinahon. Oo, ano ka ba? Andyan lang naman ang comfort room. Hindi naman ako tatawid sa highway. Biro pa niya sa binata. Natawa ito at binitawan ang kamay niya. Nag-isa niyang tinaluntun ang daan papunta sa banyo. Dahan-dahan ang kanyang paglakad dahil mataas ang heels ng kanyang sapatos. Sanay naman siyang magsuot ng mga ganun. Yun nga lang ay talagang nag-iingat siya para hindi siya matapilok. Pagdating sa restroom ay naghilamos siya. Pagkatapos ay tinuyo niyang dalang face towel ang mukha na sa lagi ay laman ng kanyang handbag. Nasanay kasi siya ng ganun. Kahit nasan pa siya hindi pwedeng hindi siya maghihilamos. Kaya siguro hindi siya tinutubuan ng pimple simula pa noon. Kaya sinisiguro niya ang kanyang bag ay hindi nawawala ng bimpo. Matapos tuyuin ang kanyang mukha ay nagpahid siya muli ng pulbos. Hindi siya sanay na kung ano ng face powder, bagkus ay baby powder lang kanyang ina-apply. Kaya siguro madala siyang sabihan ni Jonah na amoy siyang baby. Bagay na hindi niya alam kung totoo o nagbibiro lang ang kanyang kaibigan. Light lipstick lang din ang pinahid niya sa kanyang labi. Mula noon ay hindi talaga siya mahilig sa pulang-pulang labi. Kadalasan ay nude colors ang kanyang pinapahid. Pagkatapos makompleto ng retouch ang kanyang mukha ay pinasadahan niya ng kamay ang buhok na bahagyang nagulo sa pagkakapusod. Bago lumabas ay tinitigan muna niyang sarili sa salamin. Black halter dress ang suot niya na lalo nagpatingkad sa kanyang kaputian. Hanggang ibabaw ng tuhod yon na kapag gumagalaw siya ay sumusunod ang laylayan ng damit sa paa niya at 2 inches heels na kulay black din. Siya lamang ang tao sa restroom ng mga oras na yon, kaya malaya niya nagawang ngitian ang sarili. Matapos makontento sa nakita ay muli siyang lumbas. Abala siya sa pagsasara ng kanyang handbag, kaya hindi niya kagad napansin ang lalaki na kasandal sa pasilyong patungo sa men's cubicle. Saktong malapit na siya dito nang mag-angat siya ng mukha. Bumagal ang kanyang paghakbang na makita kung sino yon. Walang iba kung hindi si Armando. Pero sigurado siyang iinsultuhin lamang siya nito, kaya napaisip siyang magkumahog ng umalis. Saktong magkatapat sila na magsalita ito. Kailangan ng papa ng mag-aalaga sa kanya. I am willing to pay you kahit magkano. Sabi nito na labis niyang pinagtaka. Kailan pa siya naging nurse? Gusto niyang matawa pero sa huli nangunot ang noon niya. So, ano naman ngayon, Mayor? Bakit kailangan mo pa sabihin sa akin yan? Nakaismid niyang sabi. Sa dami ng pwedeng sabihin sa kanya hindi niya talaga maintindihan kung bakit kailangan sabihin pa nito sa kanya na nangangailangan ng nurse si Governor Del Rio. Hindi siya nurse after all. He needs you. As simple as that, Meredith. Seryoso nitong sabi. Gustong tumaas ng kilay niya. Nanunuot ang titing nito sa kanya ng mga sandaling iyon. Nagbawi siya ng tingin dahil hindi niya kayang tagalan ang mga mata nitong matiin na nakatitig. Pero makalipas ang ilang segundo ay muli niya itong tiningnan. Hindi niya napigil na mapatikwas ang gilid ng kanyang labi. I'm sorry, Mayor, pero hindi nurse ang profession ko. Sabi niya sa kaakmang lalampasan nito pero pinigilan siya nito sa braso. Katamtaman lang kaya hindi naman siya nasaktan. Napabaling sa kamay nito nakapigil sa kanyang braso mata niya. Nang muli siyang magangat ng tingin at magtamang mga mata nila ay nagulat siya dahil nakikiusap ang mga mata nito ngayon. Ikaw ang gusto ng mama. Gusto niyang paraan ng pag-aalaga mo. I'm very much willing to pay you kahit magkano. Sabi nito habang nakahawak pa rin sa braso niya. Hindi siya interesado sa ibabayad nito. Pero nang sabihin nitong gusto ng mama nito na siya ang mag-alaga kay Governor, ay iba ang kanyang naramdaman. Naalala niya biglang naging kabutihan sa kanya ng ginang.
Kung may galit man sa puso niya para rito ngayon, hindi damay doon ang mga magulang nito na wala namang ginawang masama sa kanya. You can find a private nurse, Mayor. Alam kong kayang-kaya mong kuhanin ang serbisyo ng pinakamagaling na nurse sa buong Pilipinas. Kung gugustuhin mo lang, huwag mo na akong idami sa problema mo. Good night, Mayor Del Rio. Hinila niya ang braso na hawak pa nito at tuluyang lumayo. Sakto namang nakalampas siya rito ay bumungad sa entrance si Noah. Nainip marahil ito sa pagbalik niya kaya siya sinundan. Otomatikong humawak siya sa braso ng binata. Hindi na siya muling lumingon kaya hindi na niya nakita ang pagdilim ng mukha ni Armando. Siya ba yun? Ani ni Noah habang naglalakad na sila pabalik sa table nila kanina. Oo, ani niya na kaagad na intindihan ang ibig nitong sabihin. Ginulo ka na naman ba niya? Kuryoso nitong tanong. Hindi naman, may tinatanong lang. Naisip niyang huwag nang sabihin ditong proposal sa kanya ng alkalde. Kinabukasan ay maagang natapos ang seminar kaya niyaya sila ni Noah mamasyal. Nag-island hopping silang apat dahil kasama din ni John ang lalaking nakilala nito at masaya siya para sa kaibigan. Mukhang ito na nga talagang umpisa ng love life nito. Sa tingin niya gusto na nitong sumubok na buksan ang puso. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi ay pumayag itong sumama sa isang lalaki at ibang ngiti ng kanyang kaibigan ngayon. Habang lumilipas ang araw ay mas nakikilala niya ng lubusan si Noah. Habang tumatagal din ay napapalupit ang loob niya dito dahil wala siyang maipintas sa binata. Mabait ito at gentleman. Ito ang klase ng taong malumanay palagi. Ganitong katangian na isang lalaking binubuo niya sa isip na magiging ama ng kanyang mga anak pagdating ng panahon. Yung tipong ituturing na prinsesang anak niyang babae at mamahalin na sobrang anak niyang lalaki. Si Noah ang klase ng taong literal na taglay ang lahat ng katangian positibo na hinahanap ni isang babae sa isang lalaki. Napakaswerte na mapapangasawa nito pagdating ng panahon. Ipapakilala kita sa family ko pagdating natin sa Manila, ha? Anito habang nakaupo sila sa malaking tipak ng bato. Sina John ay malayo sa kanila. Naglakad ang mga ito sa park na kanilang kinaroroonan. Hindi ba masyadong mabilis yun, Noah? I mean, hindi niya na ituloy ang sasabihin ng umiti ito. Baby, wala namang masama doon. Gusto ko lang makilala mo sila at ganun din sila sa'yo. May hinahon itong sabi. Kung sa bagay ay may point ito, hindi naman porket ipapakilala siya nito sa mga magulang ay may ibig sabihin na. Nahiya tuloy siya bigla. Baka isipin itong assuming siya. Sige, tipid niyang sabi. Don't be nervous, okay? Sigurado matutuwa sila kapag nakita ka. Paniniguro nito sa kanya. Hinawakan itong isang palad niya kaya tipid siyang humiti at tumango. Mabilis man para sa kanya ay wala naman sigurong masama. Taga-alabang lang si Noah. Narito rin ang binata at dumalo sa seminar dahil kagaya nila ni John ay may business ito. Mayroon tong real estate business at may factory ito ng mga parts na sasakyan sa Valenzuela. Bahagya pa nga silang nahiya ni Jonah nang tanong nito kung anong business nila. Walang-wala kasi yung kumpara sa negosyo nito at baka nga maging sa lahat ng naroon. Baka silang dalawa ni Jonah ang mayroong pinakamaliit na negosyo sa lahat ng negosyanteng naroon sa seminar na yon. Pero naboost ang confidence nila nang sabihin ni Noah na nagumpisa lang din ito sa maliit na shop noon. Pagsisikap lamang daw ang daan para makarating ka sa pinakadulo ng pangarap mo. Bagay na tumatak sa kanyang isip. Tama si Noah. Bawat araw na kausap niya ito ay ang dami niyang napupulot na aral at na-inspire siyang mas lalo. Lumipas pang araw at natapos ng seminar nila sa Coron. Sobrang laking pasasalamat nila sa organizer ng seminar dahil marami na nga silang natutunan ay nagawa pa nilang i-explore ang dream place to travel nila ni Jonah dito sa Pilipinas. Bukod doon ay nakilala niya si Noah na nga kung palagi silang dadalawin sa cafe nila sa BGC. Huwag ka makulitan sa akin dahil palagi kitang tatawagan, baby. Bilin pa nito habang nasa airport na sila at naghihintay ng kani-kanilang sundo. Huwag kang magsalita ng ganyan at baka umasa ako. Sige ka, akong tatawag sa'yo at baka wala kang matapos sa trabaho. Ganting biro niya rito. Napangiti ito at kinurot siya sa pisngi. Okay lang. Mas gusto ko namang kausap ka kaysa magtrabaho eh. Sayang nga lang at sandali lang tayo sa Coron. Kung saan yung mga dalawang linggo man lang, sabi nito na bakas ang panghihinayang sa tinig. Okay lang yun, at least nagkaroon ng isang linggo, natatawa niya sabi. Kung sa bagay, alam mo bang ayoko sanang pumunta sa seminar na yun? Nagkataon lang na isang manghuhula ang nagsabi na
Doon ko matatagpuan ang babaeng matagal ko nang hinahanap. It was just like nakakatawa. Pero sabi ko sa sarili ko that time, subukan ko nga. Wala namang mawawala sa akin. Besides, ay libre naman lahat na expenses. And ayun, nakilala nga kita. That time na nakita kita sa park, alam kong ikaw na yung tinutukoy niya. Bago mo ko nakita, matagal na ako nakatitig sa'yo. Kasi hindi ako makapaniwala. Alam mo ba kung bakit? Dahil ikaw yung picture ng babae sa isip ko na gusto ko maging totoo. Sabihin mo ng OA ako or corny, pero parang magic kasi nagkatotoo ka, Meredith. Naging totoong tao ka't hindi ka na lang basta nasa isip ko. Mahabang sabi ni Noah, maging siya'y nahiwagaan sa sinabi ng binata. Napatulala siya dito't hindi makapagsalita. Grabe, doon ako na-amaze sa picture ko sa isip mo. Nakatitig ditong sabi niya. Hindi siya makapaniwala na pwede palang mangyari yun. Nakakatawa pero yun ang totoo, Meredith. Matagal ka ng buhay sa isip ko and noon nakita na kita. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nagkakaroon ng puwang sa puso mo. Ano ang gagawin ni Meredith ngayon may isang taong gustong makapasok sa buhay niya? Ano kaya ang gagawin desisyon ni Meredith? Dahilan para muling magkalapit sila ni Armando. Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.